everyone, this is Ram of Rambulian Vlog. So for today, dito sa ating vlog, meron tayong new member or new cast na i-introduce sa inyo. So may bago akong pet, I want you to all meet Kotcho! Hello! Ayan, so since bago nating member siya dito sa Rambulian Vlogs, magsasabi ako ng mga things and facts about her. And if you want to know about her or kung gusto mo makita yung mga adventures namin ni Kotcho inside and outside dito sa place namin, just keep on watching. Ayan, so before anything else pala, December 29 na ngayon, and kanina nag-list na ako ng mga things na pwede kong sabihin sa inyo about Kotcho, mga things, facts, and everything else about sa kanya. So meron ako dito mga 11 or 12, so let's start. Getting to know Kotcho number 1. So yung name ni Kotcho is galing siya sa Japanese anime na Demon Slayer. Galing siya kay Shinobu Kotcho. Yung Kotcho is last name. Si Shinobu kasi is insect pillar siya or Hashira dun sa mismong anime. Lalagay ko na lang dito yung image ni Shinobu Kotcho for your reference. Ayun, nakalimutan ko sabihin. Kaya pala, naging insect pillar si Shinobu Kotcho kasi yung Kotcho na last name niya is ang meaning nun ay butterfly. So, insect equals butterfly. Getting to know Kotcho number 2. Ang birthday ni Kotcho is July 5, 2020. So, nareceive ko siya mga 3 months or 4 months pa lang siya. And now, she is 5 months old. Getting to know Kotcho number 3. So, si Kotcho pala ay mixed breed siya. So, half-half yung breed niya. Yung dad niya is half Siberian, half British short hair. And then, yung mom niya is pure Persian. So, ilalagay ko na lang yung image ng mom and dad niya dito sa gilid. So, 50% and then 1/4, 1/4. So, ayun. Kayo na bahala kung anong mas dominant na trait ni Kotcho based dito sa pictures niya. Getting to know Kotcho number 4. Noon na-receive ko si Kotcho last October, dun sa old parents niya, ang weight lang niya is 1.5 kilos. And then now, na December, siguro mga 5 months na siya, ang weight na niya ngayon ay 2 kilos. So, nag-gain siya lang 0.5 from the day na nakuha ko siya until now. So, kain lang siya lang kain. And ang goal namin, or ang goal ko, sana maging mas malaki pa siya and mas chunky na cat. Getting to know Kotcho number 5. Ang favorite spot niya dito sa kwarto is yung dun sa may bintana. Kasi hindi ko rin alam kung bakit niya gusto dun sa may bintana. Pero marami kasi siya nakikita doon. Like yung mga dumadaan na tao, yung mga aso, mga pusa. So nagsasightseeing siya lagi doon. And almost parang 12 hours or more than 12 hours siyang nakatambay kasi nag-enjoy siya dun sa mga sceneries na nakikita niya sa labas. So ilalagay ko na lang yung video niya dito sa gilid. Diyan. Getting to know Kotcho number 6. So itong si Kotcho, sobrang pihikan. I mean, picky eater siya simula pa dati. Before ko siya makuha, sinabi sa akin na ang kinakain niya is AOZ. So AOZ yung binigay sa akin noong mga 3 or 4 months pa siya. And then mukhang nagsawa na siya sa AOZ. AOZ is a dry food. And then nag-isip ako na pwede kong ipakain sa kanya as alternative. So, bumili ako ng Whiskas. Dalawang variants yun eh. Parang isang tuna and then yung isa is mackerel. Pero, medyo may amoy kasi yung poop or yung nilalabas niya kapag nag-pure Whiskas siya. So, inisip ko na baka meron pang mas maganda na dry food. Then, nag-search ako sa YouTube, nag-search ako sa Facebook, and marami nag-recommend nung Carni Love. So, bumili ako ng Carni Love sa Shopee. Yung Carni Love is mga around 700 at or 800 pesos. Ilagay ko dito yung itsura ng Carni Love. And then, nagustuhan naman ni Kotcho yung Carni Love at first, pero madali siyang nagsasawa sa dry food. So, bumili ako ng chowchuru, yung mga yung mga parang nasa stick. Lalagay ko dito yung image ng chowchuru. And nagustuhan niya yung chowchuru na pure. Pero since hindi na siya halos kumakain ng dry food, nilagay ko yung chowchuru dun sa dry food para nakakain ng sabay yung chowchuru and yung Carni Love. And then,
tinanggal ko na rin pala yung Whiskas dun sa diet niya. Based dun sa mga research ko sa YouTube and sa Facebook, highly recommended nila yung POSI. Lagay ko din dito, POSI and Nature's Protection. So, yun yung dalawang favorite foods ni Kocho ngayon na wet food and dry food. Yung Carni Love and yung POSI and Nature's Protection. Getting to know Kocho number 7. Itong si Kocho, before siya matulog, lagi siya magre-request ng belly rub. So, ipopost ko dito sa gilid kung ano itsura niya kapag nagre-request siya ng belly rub. It's either belly rub or magpapabrush siya ng fur niya. So, gustong-gusto niya yun. And once na na-belly rub ko na siya, maya-maya tulog na yung bata. So, yun yung pampatulog niya every day, every night. Basta i-belly rub lang siya. Getting to know Kocho number 8. Kumpara sa other cats, etong si Kocho, napakahina niyang magsalita. I mean, very soft lang ng boses niya, and then depende or minsan lang talaga siya mag-meows. Bubuka lang yung bibig niya na may sasabihin siya, pero walang sounds. Hindi ko alam kung ano bang gusto niyang gawin, hindi ko alam kung anong gusto niyang kainin. Basta bubuka lang yung bibig niya and wala siyang sasabihin. Siguro mga twice or thrice lang siya nagsasalita ng meow. Yun naman yung nakakatuwa sa kanya kasi hindi siya maingay na cat. So kapag may gusto lang siya, lalapit lang siya sa akin and hindi naman siya magreklamo na meow, 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 meow. So example lang sa ni Kocho is ganito, parang getting to know Kocho number 9. Sa dami-dami ng mga binigay kong toys and mapaglilibangan niya, ang topmost gusto niya and ang best friend na niya for all time is si Fischl. So, lalagay ko yung itsura ni Fischl habang nag-aaro sila dito sa gilid. Si Fischl pala is character siya sa Genshin Impact. Bakit Fischl? Kasi fish na pink. So, wala akong maisip na ibang name. And since hype yung Genshin Impact, so Fischl lang yung pinangalan ko sa kanya. And then every time na maririnig niya yung bell ni Fischl, automatic na hahanapin niya agad yun. And kakagatin niya, kakamrutin niya. And minsan, kapag nilagay ko sa window si Fischl, aakit siya dun sa window and then tatanggalin niya si Fischl kasi ayaw niya si Fischl na nandun sa window. Gusto niya laging nandito lang sa kama or nasa sahig. So, every time na kung gusto ko na may kalaro siya, kunin ko lang si Fischl and yun na, magiging hyper na siya. Getting to know Kocho number 10. Previously, dun sa bahay namin, may mga naging cats na rin kami. Sila Mingi, tapos sila Mating, and sila Queen Cat. Pero itong si Kocho, kapag iinom siya ng tubig, napansin ko na lagi niya munang itatap yung water before niya inumin. I'm not sure kung hindi niya ba nakikita yung water or parang just to make sure lang na mayroong water dun sa iinuman niya before siya uminom. Kasi sila Mating, sila Mingi, before parang lagyan mo lang ng tubig sa lalagyan, automatic, iinom na yun. Pero itong si Kocho, lagi siyang magtatap. Wala lang akong video ngayon, pero ilagay ko na lang dito yung water supply niya and yung kung saan siya kumakain ng dry food. And since naka 10 facts na tayo about Kocho, mag-a-add lang ako ng isa. Additional fact about Kocho, mahilig siyang mag-lick ng ears. Nag-lick siya ng ears kapag, for example, gusto niya nang kumain, or kapag nakita niyang tulog pa ako, or third, kapag gusto lang niya talaga magpalambing. So, magpo-post lang din ako ng picture or video dito sa gilid para makita niyo kung paano siya matulog dito sa kama. So yun, siya yung everyday alarm clock ko na, for example, 8 a.m. na tapos hindi pa ako gising. I-expect ko na nandito na siya sa kama, hindi mag-lick na siya ng ears ko. Hindi ko alam kung madumi lang ba yung ears ko or yun lang yung way na sinasabi niya na nandito siya and gumising na ako. So guys, that's it. So kung nag-enjoy kayo dito sa video natin about Kocho, about facts, about things about her, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga gagawin pa nating videos about Kocho and anything else na mga adventures niya. So again, this is Ram of Ram De Leon Vlogs and together with Kocho! Bye-bye! Bye guys! Bye-bye!